kapotrip, musta? So welcome again sa aking dirty kitchen. So ngayong araw na tuturuan ko kayo kung paano magluto ng sinigang na bangus sa Bayabas. Tara, let's do this! Ito ang mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto. Ipopost ko din sa description ng vlog na ito ang kompletong detalye. Bangus, kamatis, kangkong, siling haba, pangalawang hugas ng bigas, bayabas, sibuyas, okra, talong, syempre asin at paminta. So tara, dumako na tayo sa pagluluto. So una, ilagay ang pangalawang pinaghugasang bigas. So yun, yung sabaw noon, ayun yung gagamitin natin pang sabaw dito sa ating lulutuin. Tapos kung kulang, kasi syempre depende yung dami ng tubig na yun sa dami ng sinaing nyo, magdagdag na lang kayo ng mainit na tubig. Sumunod naman, hindi na natin kailangan antayin pang kumulo. Pwede na natin ilagay yung bayabas, sibuyas, saka yung kamatis. So, ayun, papakuluan lang. Antayin lang natin siyang kumulo o mabroil. So, kung mapapansin nyo, lumubog yung bayabas. So, paano ba natin malalaman pagluto na yung bayabas? Mamaya, pagkakulo, syempre lulutang siya. Kasi yung density ba niya is gumagaang habang kung pinakukuluan siya, habang naluluto siya. So pag kumulo na siya, ihiwalay natin, ilagay natin sa malinis na lagayan yung bayabas. So kailangan natin siyang durugin para makuha natin mismo yung katas. Kasi syempre pag pinakuluan, hindi pa ganun maghahalo yung katas. Iba talaga pag durog siya. Saka para matanggal na rin natin yung ano, as much as possible yung buto. Kasi ayun, medyo hindi okay kasi, di ba, pagka nakain natin yung buto nito, matigas. So mahirap i-digest. So ayun, isang way din to para maihiwalay natin yung buto. So ayan, pagka nakuha na natin lahat ng bayabas, durugin lang natin ito. Kung wala kayo yung pandurog kagaya ko, pwede naman tayong gumamit ng tinidor o kaya kutsara. So ayun, basta ang goal natin sa part na to is madurog ba at maihiwalay, matanggal natin as much as possible yung boto. So ayan, durugin lang natin siya. So yung kamatis, hayaan lang natin siya. Hayaan lang natin silang kumulo ng kumulo kasama ng sibuyas. So kung nag-worry kayo na ma-overcook yung kamatis, walang problema. Mas overcook siya, mas masarap kasi mas manunuot yung lasa niya sa ano, sa tubig. 'Di ba? Yung katas niya. So malambot kasi yung kamatis. Kaya mas okay lang siya nung pakulo lang ng pakulo. Hindi kagaya dito sa bayabas. Medyo matigas kasi yung balat nito. Kaya kailangan pa natin siyang durugin, i-manual na durugin. So, ayun. So kapag nadurog na natin maigi o nakuha na natin yung katas ng ano, ng bayabas, pwede na natin ihiwalay yung buto. So ayun, as much as possible guys, kailangan natin tanggalin yung buto kasi hindi naman yun matutunaw sa tiyan natin. Saka ayun, depende sa inyo. Actually yung buto nakakadagdag din naman sa lasa, kaya lang kailangan natin siya tanggalin nga kasi hindi nga siya natutunaw basta-basta sa tiyan. Saka medyo awkward din kasi lalo na kagaya ko, may mga bata ako, may mga maliit na kakain. So ayun, imposible matanggal natin lahat ng buto. May sasama at may sasama, pero gaya nga sinabi ko kanina, as much as possible, ihiwalay natin yung buto. Thank you.
Then next, pag nahiwalay na natin yung buto, is ibalik na natin, isama na natin ulit siya sa mixture ng sabaw natin. Then, pwede na natin isama yung iba pang ricardos natin, kaya ng okra sa kanan talong. Tapos, antayin lang natin siya ulit kumulo. Mga 2 to 3 minutes kukulo rin yan. So after 2 or 3 minutes, ayan, check naman natin kung luto na yung okra sa yung talong. So paano natin malaman? Tusok-tusukin lang natin to ng tinidor. So ang goal kasi natin dito is huwag ma-overcook yung okra sa yung talong para masarap. Masarap kasi pag medyo malutong, di ba? So ayun, kaya tusok-tusukin natin para malaman natin kung ano na ba yung state niya dun sa pagpapakulo, na sobrahan na ba o paano ba, hilo pa ba o tama. Then next is timplahan na natin ng paminta sa kanang asin. So pamintang durog yung ginamit ko rito sa kanang asin. So yung dami ng asin kasi is depende sa panlasa nyo, sa panlasa nyo sa alat. So ayun, sa una untian nyo lang, tapos tikman nyo yung sabaw, yung mixture ng niluluto nyo kung tama na ba sa inyo. So kung hindi asin yung gamitin nyo, pwede naman po patis. So depende po sa inyo, parehas lang po yung kalalabasan, yung lasa na kalalabasan. So kapag ka okay na sa atin yung lasa at kumukulo na rin yung pot natin, pwede na natin ilagay yung isda. So ayan, ilagay na yung bangus. So kailangan po is nakasubmerge po yung isda, yung bangus sa mixture po ng sabaw natin. Para syempre, pantay din yung luto. Pantay yung bahagi ng isda na maluluto. Tapos pwede na natin ilagay yung dahon ng sili saka ng kangkong. So ba't hindi ko nilagay kanina yung siling haba? Kasi yung siling haba, habang matagal siyang naluluto o ayun nga, habang matagal siyang naluluto sa pot, pumapait kasi yung lasa ng pagkain. So ayun, nilalagay ko siya sa medyo dulo. Kasi ang kailangan ko lang naman is yung unting anghang ba, yung iniiwasan ko is magbigay kasi yung siling haba ng mapait na lasa pag nasobrahan siya sa bakulo. So antayin lang natin siyang kumulo after 4 minutes. Ayan, kukulo rin siya. So hinaan lang natin yung apoy para hindi ma-overcook sa kapantay yung pagkakaluto sa laman ng isda. So ayan na. Okay na, ito na ang ating finished product ng ating sinigang na bangus sa bayabas. So thank you for watching. Don't forget to hit like, share, and subscribe to my YouTube channel, Aren Camille Miranda, for more food review, food tip, food trip, and travel. So let's live, love, and eat. Babush!